So what's up sa inyo mga kawanlab? Ako nga po pala si Jake Magnus, King of Crazy, at nandito ka ngayon sa Jake Magnus TV. So mga kawanlab, ang pag-uusapan lang naman natin ay wala lang namang iba kung hindi etong isang post na labis kong ikinabigla na galing dito sa GMA News Online. Ano po? Na kung saan ay sinasabi sa post na ito na kung etong si Manny Pacquiao ay hindi naging boksingero, siguro ay natuto na itong humawak ng armas at nakisama at nakibaka sa mga taong labas o yung tinatawag natin na CPP and PNDF. Ano po? So hindi na nga tayo magtataka mga kawanlab kung bakit etong si Senator Manny Pacquiao ay hindi naka-attend dito sa debate na nangyari dito sa SMNI. Ano po? Na kung saan ay isa sa mga tanong doon at pinakamahigpit na tanong ay walang iba kung hindi kaaway ba o kakampi etong CPP and PNDF. Ano po? Na alam naman nating mga taong labas. So mga walab, umpisahan na po natin to, basahin na po natin para nang sa ganon ay malaman nyo po kung ano po etong sinasabi po ni Senator Manny Pacquiao at labis nating ikagugulat. Ano po, alam ko marami na sa inyo mga nakabasa nito at marami na ang mga netizen na nag-react about dito. Ano po, so basahin na po natin. So sabi dito sa mga kawanlab dito sa GMA News Online, Pacquiao says he would been a rebel if it were not for boxing. Ano po? So ang sinasabi po dito mga kawanlab, siguro naging rebelde na daw po etong si Senator Manny Pacquiao kung hindi daw po ito naging boksingero. Ano po? So basahin pa po natin. Presidential candidate Senator Manny Pacquiao said poverty nearly drove him to the hills to join the armed revolution, but boxing came this way. So ibig sabihin po nito si Senator Manny Pacquiao, kung hindi siguro ako naging Manny Pacquiao tapos ang hirap ng buhay namin, hindi ko po masasabi. Malamang humawak na din ako ng armas at namundok ako, he said during the Peace and the Presidential Balls online forum organized by the Citizens Alliance for Just Peace on Tuesday. Ano po? If elected, Pacquiao said he would pursue peace talk with the communist rebels, saying the government should listen to them and address the root cause of their taking up arms, mainly lack of development and justice. So nandoon nga po, ano po, so sinabi nito si Manny Pacquiao, kapag siya ay na-elect or naging presidente, isusulong niya po ang peace talk, which is alam naman natin na narinig natin yan dito kay BBM. Nang sa ganon, maraming mga rebelde o mga taong labas na magbalik loob sa gobyerno at mabago po ang kanilang mga buhay. So sabi pa dito nito si Senator Manny Pacquiao, kaya nagkakaroon ng pag-aaklas dahil hindi sila sinaklolohan ng ating pamahalaan. Yan ang simula ng kaguluhan, lalo na sa Mindanao, he said. Ano po, so kaya daw po nagkakaroon ng pag-aaklas etong mga rebelding ito dahil hindi po sinasaklulohan ng ating pamahalaan o hindi naiintindihan ng ating pamahalaan ang iniyahain or ang gustong sabihin at iparating nitong mga rebelding ito. Ano po, kaya po sila nag-aaklas at minsan nga po sa kanilang pag-aaklas ay nagkakaroon po ng punto na kung saan ay may mga nadadamay na mga sibilyan. So sabi pa dito nitong si Senator Manny Pacquiao, hindi natin masisisi ang ibang tao na mamundok o humawak ng armas dahil sa kahirapan. Pag nagutom ka, wala kang maisip. Pero kung developed, I don't think hahawak ka ng armas. The boxing icon added. Ano po? Yun po yung sinabi nitong si Senator Manny Pacquiao. So sa aking palagay naman po, ano po, hindi porkit mahirap ka o wala kang mapagkuna na makakain mo, armas agad yung naisip mo na hawakan. Hindi ba pwedeng magtrabaho ka? Diba? Hindi ba pwedeng gumawa ng paraan sa malinis na paraan yung wala kang masasagasaan tao at hindi ka lalaban sa gobyerno? Marami pong paraan, hindi natin kailangang idaan sa pamumundok o humawak ng armas para labanan ang gobyerno o ang pamahalaan. Kung hindi po marinig ng pamahalaan or government ang inyong hinanain, pwede po kayong makipag-usap, ano po, sa ibang tao. Nang sa ganun po, matulungan po kayo. Hindi solusyon ang pamumundok o humawak ng armas para ikaw ay mabuhay, para makakain ka. Kasi ang kasunod niyan, kapag ka humahawa ka na ng armas at namumundo ka na, magiging kalabang ka na ng gobyerno, doon napapasok na madaming madadamay na mga inosenteng tao. Diba, alam naman po natin ang CPP, NPA, NDF ay isa po yan sa walang awa o pumapas lang. Kahit alam natin na may prinsipyo sila at may pinaglalaban sila, ay hindi po maiaalis
na marami sa kanilang mga kasamahan ay gumagawa ng masama at nandadamay ng mga sibilyan at mga inosenteng tao. So guys, ito yung sinabi nitong si Senator Manny Pacquiao. Ipin-highlights na po natin. Kung hindi ako siguro naging Manny Pacquiao tapos sa hirap ng buhay namin, hindi ko masasabi malamang humawak din ako ng armas at namundok ako. Hindi natin masisisi ang ibang tao na mamundok o humawak ng armas dahil sa kahirapan. Pag nagutom ka, wala ka ng maisip, pero kung developed, I don't think hahawa ka ng armas. Ano po, the boxing icon added. So ibig sabihin nun, etong ginagawa nitong si Senator Manny Pacquiao is nagpuprovoke po ito. Ano po, para sa akin ha, in my own opinion, disclaimer lang man po. Ano po, is nagpuprovoke po ito para hikayatin yung mahihirap na kapag ka ikaw ay sobrang hirap ng pamumuhay mo, lumaban ka sa gobyerno, mamundo ka, humawa ka ng armas. So parang ganito po yung ipinapahiwatig nitong si Senator Manny Pacquiao. Kaya nga po hindi na ako magtataka kung bakit totong lututo kung sakaling umatend ito sa SMNI debate nitong sina BBM. Ano po, lutong lututo. Kasi sa usaping NPA, baka wala po itong maisagot o baka depensahan din ito katulad nitong si Kalodi ang mga CPP, NPA, NDF. Ano po, at sabihin ito na hindi kalaban at pwedeng maging kakampi. So ibig sabihin, may isa na. Ano po, may isa na tayong idea kung bakit hindi naka-attend etong si Senator Manny Pacquiao dito sa debate ng SMNI. Dahil nga po sa baka natatakot po ito na matanong about po dito sa CPP, NPA, NDF. So kung matatandaan ninyo, sinasabi nung iba, ano po, na itong si Mami Lenny is ina ng mga NPA. Tapos eto naman si Mayor Isko, ekonomista. Ano po? So eto naman po, nagbabalak maging NPA. Ano po, kung hindi siya naging boksingero. So ano po ang masasabi nyo about dito sa sinabi nito si Senator Manny Pacquiao? So mga kawanlab, magtungo naman tayo sa ipinapahiwatig ng mga netizen dito kay Senator Manny Pacquiao. So sabi po ng isa sa mga netizen na nakabasa po tungkol dito sa article na ito, na nagpapatunay na ito si Senator Manny Pacquiao na kung hindi ito naging boksingero ay baka malamang naging rebelde na po ito. So sabi po ng isang netizen dito, tinutulak mo lang ang mga tao na pag mahirap ang buhay, magbitbit agad ng mga armas. Mali naman ata, Sir Manny. So ngayon, kung mag-aarmas ba ang mga taong mahihirap, yayaman sila or gaganda ang kanilang buhay? Daming paraan para gaganda ang buhay, Senator Manny. Katamaran lang yan. Ang tao, di aasenso. Daming tao kahit walang tulong sa pamahalaan, gumaganda ang buhay dahil sa sipag diskarte sa tamang pamamaraan. Ano po, hindi kailangang humawak ng armas. So yan po yung sabi ng ating isang netizen. Ano po, so sabi pa dito, I admire you, Manny, as a boxer. Even complimented you a lot of times. But for a president, you cannot continue helping people naman without running for a higher position. Just saying. So yan po yung sabi ng isa pang netizen. Ano po? So sabi pa dito, this man is dangerous to be a president. His mind always helping poor people. We need educated man as a president and to focus our economic growth, not always saying helping poor people. So marami mga netizen talaga ang nabigla dito sa sinabi nito si Senator Manny Pacquiao. Dahil nga sa nabanggit niya na kung hindi siya naging boksingero, baka malamang ngayon rebelde na siya at lumalaban na siya sa gobyerno. Baka nga isa na ito ngayon sa leader na talagang matindi ang parusa sa government. Ano po? Matinding kaguluhan ang dala nito nitong si Senator Manny Pacquiao. Kaya po para sa akin, hindi ito karapat dapat manalo bilang pangulo ng bansa dahil po sa ganitong sistema ng kanyang pag-iisip. Ano po? So maling-mali po, Senator Manny Pacquiao, ang inyong plataforma na kung hindi ka siguro naging Manny Pacquiao tapos sa hirap ng buhay, so magiging ano ka, rebelde. Pangit yon. Ano po? So kayo mga kawanlab, mga ka-BBM, ano po? Ano po ang masasabi nyo dito sa binitawang salita nito si Senator Manny Pacquiao? Pabor ka ba na kapag ka mahirap ka is magbitbit ka ng armas at mamundo ka at lumabad ka sa pamahalaan at kontrahin mo ang pamamalakad nito? Well, kung ikaw ay isa sa may komento patungkol dito, ay maaaring i-comment na lamang po sa ating comment section. At huwag nyo na rin pong kalimutang mag-like, share, and mag-subscribe. Hit nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa panibago nating upload. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo parati.